Isinusulong sa Kamara ang panukalang gawing mandatory ang driving test para sa mga kukuha at magre-renew ng lisensya para makapagmaneho. Magbabayad din ng 500 hanggang 1,000 pisong penalty ang mga babagsak sa exam ng Land Transportation Office. May live report si Mav Gonzales. Mav? Maris, panukala ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na higpitan nga yung pag-i-issue ng driver's license sa mga gustong magmaneho. Kawalan ng disiplina sa kali at hindi pagsunod sa batas trapiko nagre-resulta sa buhol-buhol na traffic at kabi-kabilang aksidente. Yan daw ang nagtulak sa isang mambabatas na ipanukalang isailalim sa mandatory roadworthy driving seminar at actual driving test ang mga magre-renew at maging mag-a-apply pa lang ng driver's license. Kung maipapasa ang House Bill 505 o Roadworthy Driving Seminar for All Drivers Act, magbabayad ng 500 hanggang 1,000 pisong penalty ang mga babagsak sa exam ng LTO. Kasama sa ituturo sa seminar ang pag-aaral sa kaligtasan, pag-iwas sa aksidente, teknik sa defensive driving, leksyon sa batas trapiko at kaalaman sa first aid at paksaklolo. Bibigyan ng completion certification ang mga papasa. Sa ngayon, nag-e-exam lang ang driver pag bagong aplikante. Walang exam kung lilipat ka mula non-professional sa professional driver's license. May re-examination naman kapag 2 taon ng paso ang lisensya niya at di nag-renew. Para sa LTO, malaking tulong kung maipasa ang panukalang batas. Driving is not a right but rather a privilege. But for those who will be granted this privilege, kailangan masuri natin para kung siya ay authorized mag-drive, lalong-lalo na ng pampublikong pang pasahero, isang intention ito para turuan naman silang maghanda naman sila. Hindi yung kaya ka nakapasa, natsambahan mo lang. Kanina puno ang tanggapan ng LTO ng mga nag-a-apply ng driver's license. Si Edmundo, gumastos ng 10,000 piso sa driving school para matuto mag-drive. 7 oras din naghintay sa LTO para sa driving test at written exam. Ako ay myself in favor of that because of the several accidents that took place everywhere. Si King unang beses din mag-apply ng lisensya. Medyo mabigat daw kung may multa pa ang di papasa sa exam. May bayad na kasing 820 pesos para sa bagong professional at non-professional license. 727 pesos naman kung renewal. Paano po kung sapat nang yung dala mong pera, di ba? Hindi ka na, paano ko makakuhi? Or paano ko magbabayad nung sobra? Ang mga nagre-renew naman ng lisensya, hati ang opinyon kung kailangan pa nila ulitin ang driving test at written exam. Okay lang mga mas maganda yun para ma-clear ang lahat ng tawag dito. Lahat ng pangalan mo. Kasi uso ngayon ng, ano ba yun, peke ba? Para sa akin, depende sa number of years kung kailan ka nag-drive. Oo. Kung matagal, sir, dapat hindi na. Dapat hindi na. At saka, dapat hindi siya delinquent. Bagamat marami pang daraanan ng panukalang batas, ang pinakamahalaga raw para sa LTO ay ang kaligtasan ng mga motorista at iba pang tao sa kalsada. Marisa, ngayon nga ay panukalang batas pa lang naman ito. Kung ito ay papasa bilang batas, doon palang lalabas yung implementing rules and regulations para malaman talaga natin kung ano yung mga detalye ng mga restrictions, pati na rin ng mga requirements para sa gugustuhing mag-apply naman ng driver's license. Maris? Mav, maganda naman talaga yung layo, no, na halimbawa mag-take ka ulit every once in a while ng driving test para masiguro na hindi mo nga natsambahan lang yung unang pagkuha mo ng driver's license at masiguro na talagang nandun yung driving skills mo. Pero ang karaniwan kasi na nagiging problema ng mga road accidents, yung talagang mga problema sa kalsada ay hindi dahil sa kakulangan ng driving skills kundi yung lantaran na pagsuway sa mga batas trapiko. Yung halimbawa, alam mo na may double line doon sa gitna ng kalsada pero mag-overtake ka pa rin. Na talagang dapat, ibig sabihin nun, hindi ka pwede mag-overtake. Yun yung mga nagiging sanhi ng mga aksidente. Paano ba yung mga ganitong mga klase ng sitwasyon na talagang mas nagiging madalas na sanhi ng problema, Mav? Alam mo, Maris, actually yung LTO, ang sabi nila ay gusto nila ngayon magpataw ng parusa, pati na rin magbigay ng incentives. Depende na lang kung ano yung driving nature mo kapag ikaw ay nasa lansangan. Halimbawa na lang, kung ikaw daw ay maganda ang record mo bilang isang driver, wala ka mga violations, eh gusto nila mag-grant ng 10-year driver's license instead of just 5 years. Ngayon, kung ikaw naman ay delinquente, marami kang violations, lalo na nga yung mga sinabi mo na beating the red light o di kaya hindi sumusunod sa mga traffic regulations, ang gusto naman gawin
gawin ng LTO dito ay kahit baka valid pa yung lisensya mo ay bawiin na yan, either suspendihin o kanselihin. Gayon pa man, syempre in the process pa lang itong LTO ng pagre-repaso dun sa kanilang driver's licensure examinations and processes, kaya hindi pa raw nila masabi kung paano talaga ito gagawin. Pero ang sabi niya nga, very welcome sa LTO yung ganito dahil baka ito raw yung kailangan, yung dagdagan ng pangil, kumbaga, yung batas natin para nga mapasunod naman yung mga drivers, Mariz. Mav, gaya nga ng sinabi mo, mahaba pa yung proseso na pagdaraanan nitong panukalang batas na ito. Pero nabanggit ba sa'yo ni Galvante, kung halimbawa ay bumagsak dun sa driving test, eh hanggang ilang ulit pwede kang umulit ng exam na ito? Sa ngayon naman, Mariz, ay yung pag-take ng driver's licensure exam ay pwede ka namang umulit kung sakaling bumagsak ka. Doon sa ginagawa natin ngayon, kung ikaw ay bumagsak, ang mangyayari lang ay hindi ka bibigyan ng driver's license. Pero kung maipapatupad itong House Bill nga ito na sinulat ni Representative Barbers, ang mangyayari ay kapag bumagsak ka, hindi ka na mabibigyan ng lisensya, magmumulta ka pa ng 500 to 1,000 pesos. Ito raw yung kumbaga gusto nilang gawing deterrent para yung mga hindi naman talaga marunong mag-drive, hindi talaga alam kung ano yung mga traffic rules, mga rules sa kalsada, ay hindi na mag-take at makakuha pa ng lisensya in the first place, Mariz. Mav, huli na lang, kasi nabanggit mo dun sa report mo, mga 7 hours yung hinintay nung isa sa mga na-interview mo. Ano po ba ang nagiging sanhi ng pagbabagal? Ngayon pa lang, halimbawa, ganito na magkukuha ng first time na driver's license. Eh, what more kung halimbawa magkaroon nitong mag-driving test ka pa and all before ka makapag-renew? Hindi kaya mas dumoble ba yung tagal na kailangang hintayin? Handa ba ang LTO sa mga ganitong sitwasyon? Mariz, kanina ang kwento sa atin nung first time applicant para kumuha ng driver's license ay kasi dumaan pa siya syempre dun sa pag-a-apply, nagkaroon siya nung road test mismo, yung siya yung magmamaneho ng sasakyan, at pagkatapos meron pang written exam talaga. Kaya medyo mahaba rin yung proseso na kanyang ginawa. Pero yun namang mga nakausap natin na for renewal lang yung lisensya, sabi nila within 30 minutes nakuha na kaagad nila yung kanilang bagong lisensya. Ngayon ang sabi naman ng LTO ay meron silang mga ginagawa para mapabilis na rin yung proseso, halimbawa na lamang kapag ka Saturdays, except the third Saturday of the month, ay bukas na yung kanilang mga satellite offices para tumanggap ng mga aplikante for new applicants yan, pati na rin yung mga renewal. Dahil nga sabi nila, ayaw naman nila na kailangan mo pa mag-leave sa trabaho para makakuha ka ng lisensya. So, meron naman unti-unti, medyo bumibilis naman, at syempre nga, medyo matagal pa naman bago maaprubahan itong batas na ito. Kung maaprubahan, malamang meron na rin yung mga leeway doon sa implementing rules and regulations para nga mapagbigyan naman lahat at hindi sila maperwisyo sa kahihintay, Mariz. Alright, maganda nga yung mga hakbang na ginagawa na yan ng LTO. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales.